Hi guys, good day to everyone and you're watching Dan TV. On today's video, I'm going to give you a tour at our second apartment here in Canada. So basically, we just moved 2 months ago for some reasons, no? And sige, bibigyan ko na rin kayo ng tour kung ano talaga yung itsura ng second apartment namin dito. Kung yung mapapansin sa paligid ko, hindi ganun kakapal yung snow, no? Pero nung December, hindi nag-snow dito gawa ng climate change daw. Well, kung i-compare ko kasi last year, mas makapal yung snow ganitong season na, no? And mas maaga yung naging snow before. Parang October pa lang nag-snow na eh. Pero ngayon, kung titingnan mo sa paligid, hindi ganun kakapal yung snow. Nag-snow lang talaga kagabi. Tapos ngayon, hindi na ulit. Although, yung weather naman dito is below freezing point. Sobrang lamig. Na next week nga ay aabot kami ng minus 20 degrees Celsius, no? Sobrang baba ng temperatura. Ngayon po ay nasa minus 10 degrees Celsius lang kami. So, kaya pa. Although yung tenga ko ay tumitigas na, no? Ayan. So, ito yung building ng bago naming apartment. Yun nga lang, medyo mahal kapag malapit ka sa downtown. Ito yung pinaka main entrance talaga natin. Pakita ko lang yung likod, no? Kasi dito, yung mga apartments, yung kanilang parking ay nasa likod ng mga buildings. Ayan. So, ito yung likod ng aming apartment. Dito talaga yung parking area. Although, pwede ka mag-park doon. Street parking, yun nga lang. Medyo risky kasi nga ang daming dumadaang sasakyan. But anyway, you have designated or allotted parking lot naman sa mga apartments dito. So, ito yung kanilang parking lots. And then, yung mga kanilang mga basurahan, ay it's also nandito rin sa likod. So, good thing, yun nga, hindi ganun kakapal yung ice, no? So, yun, sinasabi ko, dito kami, sa downtown area talaga, sobrang lapit namin dun sa commercial buildings na nandito sa downtown Edmonton, no? So, let's go. Punta tayo sa loob ng apartment. Pagpasensya nyo na medyo magulo lang din doon. Pero, pagtiisan nyo na lang din. Ang maganda lang din dito sa apartment na to, guys. May mga cameras na, CCTV cameras. Will be an additional security na rin kung mayroong mga cameras, diba? Ayan, yung mga camera namin. Okay, so let's go inside. Medyo hindi ko na kinakaya yung lamig. So, susi. Okay. And actually, dito sa main entrance, no, meron kong mga doorbells dito na dedicated sa mga units, di ba? So, i-doorbell mo lang dyan. Actually, they have an option to open a door for you dun sa end nila. Mamaya, papakita ko rin. So, ito yung main entrance namin. Pagkapasok mo ng main entrance dito, bubungad sa'yo yung mga mailboxes. Ayan. So, ito, ayan, mailbox dito. Hindi na malamig dito, no, dahil we have heaters na inside. So, especially kapag cold season, talagang papasok ka na agad dahil nga malamig sa labas. So, hindi na po kami nasa basement. Nilipatan namin ay nandito na sa taas. And so this is the hallway of the building. Diba tahimik? Well, tahimik din naman talaga yung mga apartments dito kung tutusin. Kasi nga, hindi nila hilig tumambay sa labas, no? Sobrang lamig, di ka na talaga makakatambay. And so this is the stairways pataas. Ayan. So yun yung camera ulit. Each of the building floors ay may camera talaga for your additional security. Ayan. Say hello to the camera. So, pasok mo tayo. Unfortunately, hindi namin pwede ma-modify yung mga locks dito. Yung pwede ka mag-fingerprint or, di ba, passcode. Pero sa mga apartment, sa mga hindi inaalaw ng developer or property na mag-modify ka ng kanilang mga door locks. So, let's go. Oh.
So, bubungad sa'yo dito. Pagpasok mo pa lang, ay ang yung, sorry, medyo magulo. Ang mud room, di ba? Literal na mud room kasi nga kapag nag-i-snow dito, nadadala mo pa loob yung snow. So, talagang pumuputik siya. But, you know, we bought a, ano na to, parang carpet na pwedeng na at least pagpasok mo ay mapunasan na yung iyong shoes, no? So, ito yung mudroom area namin. Nandyan yung mga sapatos namin. Nandyan yung mga jackets para maihang. Yan. So, on my left side, ito na yung kitchen namin. Actually, yun nga. We wanted to have a white na color ng mga cabinets. But unfortunately, yun nga, we are not able to modify it. Siguro pag nagkabahay na, di ba? Saka sa mga apartment guys, ang kanilang refrigerator plus yung mga lutuan ay included na. So, hindi mo na kailangan bumili dahil kasama na yan sa apartment mo. Okay, and then pag dumiretso ko dito, this is our first storage room, no? Ayan. So, maliit na door lang siya dahil storage lang naman to. So, andito yung mga bagahe namin na naidala dito. Ayan. So, andito rin yung gulong ng sasakyan ko, no? And so this is the first storage room. Actually, sa apartment na to, dalawa na yung storage room namin. This is the first one. Okay. So ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, yung parang doorbell dun sa labas. You can talk to the person that's ringing your bell. And then you can also listen. Of course, syempre, talk and listen, di ba? And then there's an option for you to open the door para hindi na niya kailangan magsusi, or kung wala siyang susi, you can open the door for them. Yung setup ng apartment na to, yun nga, pagpasok mo, kitchen, tapos yung mudroom, and then yung storage room, and then all the way down ay yung living room. Ayan, so ito yung living room namin. So good thing ay at least yung kapitbahay na building namin ay walang bintana ng gilid nila, so hindi kami nakikita dito, at least medyo private yung dating. Tapos naglagay na rin kami ng console table dito, di ba, para medyo may, kasi medyo malawak na yung space niya compared dun sa dati, medyo malawak na yung living room dito, and nahiwalay na yung kitchen. This is our dining area.
Eventually, tatanggalin na namin yung Christmas tree dahil tapos na din yung holiday season. So, pag dumiretso ko dito, after ng living room, ito yung second storage room namin. Ayan, itong door na to. Makikita mo may tatlong doors dito, no? Yung second storage room, yung washroom or bathroom, and then yung kwarto na namin. This is a one-bedroom unit, no? So, ayan. So, ito na yung pinaka-second namin. Storage room. And then, dito, ito na yung aming pinaka-washroom. So, ayan. Ano, may bathtub, syempre, kahit nga kapag aliligo ka, di ba? Tapos, ayan. So, meron na ring bidet. Well, ako lang nagkabit ng bidet na yan. Para hindi na nga, kasi sobrang layo ng gripo. Ah, although, meron nga naman tissue, syempre. Dito sa Canada, it is common na may tissue sa kanilang mga bathroom. And then, yun, naglagay na rin ako ng bidet para kahit pa paano, eh, hindi mahirapan. Diba? Then, dito na yung closet, yung sink. Yeah. Ang maganda dito, meron na rin kaming yung mirror niya ay merong medicine cabinet. Diba? Ayan. So, meron siyang cabinet. Tapos, although meron na rin namang heater dito, no, na nakalagay, pero meron pa rin kaming portable heater na nilalagay dito kasi nga, kapag umaga, syempre yung heater dito, hindi naman namin pwedeng iparehas yung init dito sa labas kasi pag pinarehas namin yan, mainit nga dito, mainit din naman dito sa living room and sa kwarto. Naglagay na rin kami ng additional portable heater para lalo na kapag umaga ay malamig. No? So, this side, ito na yung pinaka-room namin. Nandiyan si Mrs. sa loob dahil ayaw lumabas. Tinatamad pa dahil maaga pa naman. Ayan. So, yung main reason po talaga kung bakit kami lumipat dito is because yung previous apartment namin, yung building niya was bought by a new developer. So, yung may-ari po ng tinitirahan namin ngayon na apartment, sila po yung bumili ng previous apartment na tinitirahan namin. It was October 2023, if I'm not mistaken, nung nabili yung property. So, nilapitan kami ng bagong owner ng property at nag-offer sila na, hey, we have a property 2 blocks away from your apartment na kung pwedeng ninyong tingnan at baka magustuhan ninyo ay pwede kayong lumipat. Technically, hindi po talaga kami pwedeng paalisin doon sa apartment namin kahit nabili siya ng bagong property dahil bawal po yun. So, kailangan patapusin muna yung contract nyo bago kayo paalisin at hindi na in-renew yung contract nyo. Kasi September 2023 yung end ng contract namin doon sa previous apartment namin. Nag-renew kami for another year. So, dapat yung bagong contract po namin ay matatapos this year of September 2024. But then, nabili yung property na yon ng bagong developer. At yung bagong developer na yon, ang gusto niya kasi, hindi na niya papaupahan yung building na yon. Ang gusto niyang gawin ay gagawin niyang facility, no, na ipaparent niya sa government. Hindi niya pwedeng i-renovate yung property nang meron pa nakatira, hindi niya pwede pang gamitin as facility. So ang kanyang ginawa to make it easier for him na lumipat yung mga tenants, nag-offer siya ng mga properties niya along downtown para lumipat yung mga tenants nang mas mabilis kaysa patapusin yung contract. So, in-offer niya sa amin to, although konti lang naman yung difference, no, ng price niya compared dun sa dati. So, tiningnan namin, okay din naman yung environment, okay yung building, tahimik. So, we grabbed it. Kung nagtatanong kayo sa price, yung dati kasi namin is 850 per month, no? Nung nag-renew kami, inoferan kami ng $900 per month. Siyempre, nag-i-increase naman talaga yung ano dito, yung renta. So, naging $900 per month na siya. Itong property na to is 1200 per month, no? So, $1,200 Canadian dollars per month. Although, yun nga, mas nakamura sana kami dun sa dati, pero ganun talaga, di ba? Eventually, di ba, we're really planning naman na at least magkaroon ng sarili mo talagang property in Canada. So, okay naman. It's a one-bedroom unit, no?
kung gusto niyo ng 2-bedroom, marami rin namang options. Pero yun nga, since dalawa lang naman kami, ay mas pinili na lang namin yung 1-bedroom suite. Again, don't forget to subscribe to my YouTube channel at www.youtube.com/danyoutubechannel, sa aking Facebook page at www.facebook.com/danyoutubetv, Instagram, Twitter, and TikTok at mdanclevin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita tayo sa susunod nating video. Bye-bye!